sa lahat ay tatanggaw, nagbibigay karangalan sa unang bayang inirang na po natin may kapal. Panginoon, papanawin akong aba niyong alipin. Ako po sasabi niyo sa akin, si Jesus Kristo ang ilaw na sa lahat ay tatanglaw, nagbibigay karangalan sa unang bayang pinirang sa buwan natin. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, sa lupa'y kapayapaan sa mga tao pinanunugtan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan kanamin. Dahil sa dakila mo ang king kapurihan, Panginoong Diyos, Ari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoon
Kung patayin ang ningas ng inyong mga kandila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniluluhog namin sa iyong dakilang kamahalan na katulad ng iyong anak na naging hindi na iba sa mga tao at ngayon dinala sa iyong banal na templo. Kami rin naway maging dalisay at marapat dalhin sa banal na tahanan mo sa pagtitipong ito, sa pamamagitan ni Jesucristo, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos, ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipapahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siya ay ang poon, dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay Kanya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang hari sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreyo. Yamang ang mga anak na itinuturing ng Diyos ay tao, naging tao rin si Jesus. Tulad nila, may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat, naglilingkod sa Diyos
at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao. Sapagkat siya may tinukso at nagbata, kaya ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Para sa lahat ng bansa, liwanag na nagmumula sa bayan mong dinakila. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon. Sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang-alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita ng aking mga mata ang iyong pagdiligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo. Parte ng kultura ng mga Hudyo na bawat panganay na lalaking isisilang ay itatalaga o iaalay sa Diyos bilang pasasalamat. Kaya naman, si Maria at Jose bilang mayroon silang panganay at ito ay si Jesus, dinala nila si Jesus sa templo para ialay. Kasama ng mga hinihinging pag-aalay, gaya ng bato-bato o kaya ng mga inakay na kalapati. At habang inaalay si Jesus, naroon ang isang tapat at masugid na tagapaglingkod ng Diyos. Isang taong ang pangalay Simeon. Nag-iintay sa loob ng templo dahil mayroong pangako sa kanya, mayroong pahayag tungkol sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako
ng Panginoon. Kaya naman noong araw na inihandog at dinala si Jesus sa templo, ito ang pinakahihintay na araw ni Simeon. Ito yung araw na kanyang pagtatagpo o pakikipagtagpo sa Diyos. Yung pag-aalay kay Jesus sa templo ay naging isang biyaya para kay Simeon. Yung pag-aalay kay Jesus naging biyaya para kay Simeon. Mga kapatid, ito po ang nais ipabatid sa atin ng ating ebanghelyo, na ang bawat pag-aalay o paghahandog ay isang biyaya para sa ibang tao. Ganitong nangyari at nangyayari kung ang isang tao ay marunong maghandog. Mayroong ibang taong nabibiyayaan. Alam niyo po, dito sa Quiapo, marami tayong tulong na ipapahatid sa iba't ibang nangangailangan. May mga eskwelahan kung saan nadalhan natin ng mga printer o ng papel na magagamit nila para sa kanilang mga modules. Yung mga eskwelahan pala, lalo na yung mga public school, no? Kanya-kanya silang hanap. Yung mga teacher at principal, kanya-kanyang hanap ng magbibigay sa kanila ng karagdagang papel at printer. No? Dahil hindi sapat yung budget, no? Kailangan silang makaproduce. Para sa ganon, yung mga modules ng mga estudyante na nag-aaral sa kanilang mga bahay, ma-produce nila, mas maparami nila, mas mapadali nila ang pagdadala nito. Kaya naman dito sa Quiapo, may mga eskwelahan na sumulat. Ganon din, marami araw-araw tayong natutulungan ng mga pamilya. May mga nasunugan, may mga nawala ng trabaho, o may mga kinapos. At dito, kahit papaano, nakapagbibigay tayo. Meron din pumupunta kahit mula sa ibang sekta o ibang relihiyon, tinutulungan at binibigyan natin. Hindi ko po ito sinasabi para magyabang o para ipagmalaki ang nagagawa natin. Sinasabi ko ito dahil ito ang inyong nagawa. Ito ang nagawa lahat ng mga paghahandog ng mga deboto. Maliit man o malaki, paminsan-minsan man o madalas, lahat ng mga alay na inihandog, lahat ng mga bagay na dinala dito ay naging biyaya para sa ibang tao. Kung walang mga debotong nag-aalay, kung walang mga debotong nagbibigay, wala ring taong mabibiyayaan. Walang taong makakatanggap ng kabutihan. At ito yung nagawa lahat ng mga deboto ng Poong Jesus Nazareno, kahit taga-ibang sekta o relihiyon na biyayaan. Ngayon, kanina, bago magsimula ang ating pagdiriwang, binasbasan natin ang mga kandila. Marami sa inyo, ang daming kandila ang dala. Sabi ko sa isip ko, ano kayang gagawin nila doon? Pero maganda na ito'y ipamigay ninyo sa iba. Dahil ang ilaw na siyang simbolo ni Jesus na liwanag ng sanlibutan, naway maihatid natin ito sa kanila. Pero higit sa simbolo, sa kandila na iyong ibibigay, dapat ang iyong binibigay sa iba at hinahandog, liwanag, hindi kadiliman. Katotohanan, hindi kasinungalingan. At kabutihan, at hindi kasamaan. Mga kapatid, ito ang ibig sabihin ng ating pagdiriwang ngayon. Itong ibig sabihin ng pagdadala kay Jesus sa templo, ang pag-aalay para ang iba ay mabiyayaan. Maging ito lagi ang nating nasa isip. Hindi man sa simbahan, maging sa labas ng simbahan o sa inyong pamilya, na bawat pagbibigay
bawat paghahandog at pag-aalay, mayroong taong nabibiyayaan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Inamahal kong mga kapatid, hilapit natin ang ating mga panalangin sa Ama na nag-alay ng kanyang bugtong na anak bilang ilaw at gabay para sa atin. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon, masinaga nawa kami ng iyong liwanag. Panginoon, masinaga nawa kami ng iyong liwanag. Pangalagaan nawang mabuti ng mga pinuno ng ating simbahan ang banal na tradisyon ng ating pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, masinagan nawa kami ng iyong liwanag. Makapaglingkod nawa ang mga pinuno ng ating pamayanan ng may pag-aalaga ng sarili, magpahayag at kumilos sa ngalan ng katotohanan. Manalangin tayo. Panginoon, masinagan nawa kami ng iyong liwanag. Maging matatag nawa tayo sa ating paglalakbay tungo sa kabanalan na siyang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, masinagan nawa kami ng iyong liwanag. Tanggapin nawa sa kanyang kaharian ang mga nahimlay nating mga kapatid at mapatawad nawa sila sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, masinagan nawa kami ng iyong liwanag. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, masinagan nawa kami ng iyong liwanag. Ama, nagkatawang tao ang iyong anak upang maging gabay namin. Iniluluhog namin sa iyo ang aming mga kahilingan at paggabay mo para matupad namin ang iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba ng mama sa iyo. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyo ng mana, katulad ng aliuyat ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba ng mama sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, naway maging kalugod-lugod sa iyo ang paghahain ito ng iyong nagagalak na sambayanan. Nilob mong para sa ikabubuhay ng sanlibutan ay maihandog ang tupang maamo at walang bahid dungis
si Hesukristo na iyong anak at aming Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon'y dinala sa iyong templo ang anak mong dati nang di na iba sa iyo. Siya'y ang nagbibigay karangalan sa Israel na iyong bayan. Siya ang ipinahayag ng Espiritu Santo bilang liwanag na tatanglaw sa lahat ng tao. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman numatapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos,
ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihining namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. So
nasisinta, matatapot kung ako'y lagi nasa piling niya. O Diyos, sana'y pahintulutan, mamalagi sa banal mong harapan. Ang tinig mo'y mapaking kadakilan mo't ganda'y masaksihan. Ang Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y iingatan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin ng pakikinabang, naway mapa sa aming lubusan ang iyong kagandahang loob na kinamtang ganap ni Simeon noong matupad ang kanyang inaasam na wag munang mamatay hanggat hindi nakikita ang Mesiyas. Marapatin mo ring aming makamtan ang walang maliw na buhay sa pagtahak namin sa landas ng pakikipagtagpo sa aming Panginoong Hesukristo, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Paalala para sa mga lumang palaspas. Kung kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas noong mga nakaraang taon, 2019-2018, ay maaari nyo na pong dalhin dito sa ating simbahan. Idaraos po ang pagsusunog ng mga lumang palaspas na binasbasan at ginamit noong mga nakaraang Palm Sunday. Ang abong mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday, February 17. Ito po ay susunugin sa February 16. Pagkatapos ng huling misa sa hapon, maraming salamat po. Karagdagang paalala, pagkatapos po ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusap po sa lahat na manatili lamang po sa inyong lugar. Pagkatapos ng pagbabasbas, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Nang sa gayon, maiwasan ang siksikan sa mga pintuan ng simbahan. Maraming salamat po sa muling pagbisita sa dambana ng Poong Hesus Nazareno. Panalangin kay San Roque. Ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit, lalo na ang mga tinamaan ng COVID-19. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanungi kay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananali kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Iyalay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Hesus Nazareno.
Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at may dalang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na may maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na pong ating pagdiriwang, humayaking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Maaari na pong